good afternoon. And welcome back sa aking munting channel. Okay. So guys, nakikita nyo po ba yan? Ayan. Yan po yung aking dragon fruit. Ayan. So, ngayong araw, hindi ko na po napakita sa inyo ha. Nag-ano po ako? Nag-ayos or nagbawas, nagtanggal, nagtapon. Ayon po ang ginawa ko ngayong araw. Dito, kung inyo pong napansin sa mga video ko, may mga tanim po ako dyan. Dyan sa mga sa pader na yan, mga nakapatong dyan. So, tinanggal ko sila. Dahil yung akin pong punla na mustasa and Taiwan pichay. So, guys, tumubo na siya. So, update ko po din kayo doon. Okay, so, bago ang lahat guys, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo po akong kalimutang i-subscribe. Pindutin niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga upload ko pa pong mga video. Okay, so, katulad nga po ng aking sinasabi, ayan, katulad niyan. Kita niyo po ba yan? Nagtali po ako dyan ng kahoy, yung mga medyo sira dun sa kahoy na nabili ko, ayan, nilagay ko siya dyan para support sa aking, ano, support sa aking dragon fruit, ayan. Kasi ang naglagay, ano lang po dito sa aking dragon fruit is yung alambre. So, baka katagalan po na bumibigat siya, masusugat siya sa alambre. So, need ng kahoy, medyo matibay naman, need ng kahoy talaga na support. Tapos, dalawa po yan, ayan, isa, tapos, ayan, isa sa taas, ayan. Para yung iba, yung mga ganito, tsaka ito na tumaas, pag nag-go down siya papunta doon, sa likod, magkakaroon din siya ng support. So, ayan. Tapos, dito, ayan. Ayan na sila, guys. Oh. Kasi napansin ko po, ang dami pa pong nagiging sanga, ayan. So, kailangan na talaga na suportahan dahil alambre nga lang po. Katulad po nito, ito, oh, ayan. Oh, nakikita niyo po ba yan? Okay, wait lang. Naglabo yung aking camera. Ayan. So, alambre lang po yan, oh. Nakaano po siya sa alambre, nakasupport, pero hindi na siya ganun kaano kasi, ayan, may ano na siya dito, may tawag dito, may kahoy na siya, nasuportahan na siya ng kahoy. So, goods na yan siya dyan. Ayan. So, yan po yung aking pinagkaabalahan ngayong araw. Ayan. Nakasandal na din po yung isa na yan. Mga sanga-sanga niya na yan, nakasandal na rin po dyan. So, ano na ako dyan? Panatag na ako dyan. Tapos, syempre, yung aking isang kalamansi na nandito sa sulok na isa, nilipat ko siya dyan. Pwesto po yan dyan dati ni, ano, ni Alocaria Pine Tree. So, nagiging sagabal si Alocaria kasi ayan siya, guys, oh. Sobrang ano niya na, lapad niya na. So, pinagpalit ko silang dalawa ni kalamansi. Nilipat ko si kalamansi doon at siya ang ipinatong ko dyan. Kasi nakakasagabal siya sa ibang mga like dito sa dragon fruit ko. So, si kalamansi, dyan ko muna siya nilagay. Diba? Yung na yung po yung aking kalamansi dahil ang daming bunga, guys. Oh. Ayan. So, yan po yung aking ginawa. So, guys, alam nyo, maghapon ako dito dahil today is Saturday, so walang pasok. Nagsamantala po ako. Ayan. Nakakatuwa po kasi, guys, tignan yung aking dragon fruit. Tignan nyo po sila, oh. O, diba? Nag-ano na talaga. Nagsanga ang aking dragon fruit. Nakatanim lang po yan siya, guys, sa timba. Sa dalawang timba na malalaki. Tapos, yung isa, medyo maliit lang yung napagtaniman ko. Ayun, o. Pero, nabuhay naman siya. Nagsanga-sanga naman siya. So, ayan. So, yung bakanting pader na yan, yaan, yung bakanting pader na yan, naka-prepare na yan siya para sa aking mustasa at Taiwan pichay. So, dyan ko ilalagay sa ilalim ng dragon fruit na yan ang aking mga iriripat, ang aking mga itatanim na mga gulay. So, abangan nyo po yan, guys. I-update ko din po kayo dyan. Okay, so, iikot ko na po kayo ng kaunti dito. Medyo madilim na po kasi. Ayan, inyong nakikita. Ayan. Kunti na lang po talaga ang aking mga halaman dito kasi yung iba tinapon ko na, nagtapon na ako ng mga paso. Alam nyo, yung mga bata kanina naka ano sila, yung mga paso na mga iba-ibang kulay na paso, mga colored na paso, pinakalakal ko sa mga bata.
yung mga una kong mga nakalkal dito sa mga kasulok-sulukan, na ipakalakal ko na sa mga bata, pinabenta ko. So, naka 30 pesos yung dalawang bata. Tag 15 pesos sila. Yes. Ayan. Tapos, dito, plano ko kasi neto guys, itong mga to, tanggalin ko na din. Kasi ayan, sa sobrang init, sunog na sila. Tanggalin ko yan sila dyan. So, ayun, may bubuyog. So, maglalagay ako dyan ng ibang mga tanim. Maggugulay na naman tayo guys. Yan, kasi medyo mas kailangan natin ang mga gulay compare sa mga, doon natutuwa ako sa kanila, yes of course, dahil ayun na nga, alibangan naman to natin sila dito. Pero siguro ititira ko pa din, magtatanim ako, tatanggalin ko yung mga medyo matataba-taba, tapos itanim ko lang din sila ulit. Para hindi naman ako mawalan ng mga ganyan. Hindi ako mawalan. Kasi katulad nito, oh, mataba na to siya. Ayan, so, iriripat ko lang or magtatanim lang ako ulit. So, ang mga natitira, ayan yung mga ganyan. Yung mga lalapad kong dahon na mga halaman. Sila po yung natira. Ayan, katulad po niyan. So, pangalawang batch po ito sa mga paso na ipapakalakal ko sa mga bata. So, ibababa ko yan mamaya. And pabenta na lang sa mga bata para lumuwag nga po, dahil katulad nga po ng sinasabi ko, ayan, naka prepare na nga po yung kanilang ano, ayun o, yung kanilang swimming pool. So kailangan nating magbawas dito ng kalat, so madaming labahan dyan sa side na yan. Tapos dito, ito, ayan, pinagtutumpok-tumpok ko kung ano man yung dapat tumpukin dito sa puno ng, ayan yung drum na pinagtaniman ko ng ano, ng aking ubas. So, nilagyan ko ng mga, ayan si Billy Tay ko dyan, nilagay ko dyan. Yung aking pink princess na pinutol, nilagay ko dyan. Syempre yung aking kalamansi, ayan. Syempre, ang puno ni ubas nandyan, andito yung mga ubas sa taas, yung mga dahon niya yan. So, inihintay natin yan kung kailan yan siya magbubunga. Ayan, sana mapabunga ko man siya. Tapos dito na side, syempre, ayan, yung ating mga green Orlando dyan, mga giant green Orlando, yung ating Monstera Deliciosa, na kahit paano, binibigyan ako ng mga gagandang dahon. Ayan, si Green Cardinal, ang aking Carabao Head. Ayan, sila nandyan sila, nilipat ko muna sila dyan. Pero hindi pa yan ano, hindi pa yan sure na yun ang ano nila dyan. Yan yung ano nila, pwesto nila. Dahil ako po ay mag-aayos pa kami dito. Tapos yan, mga yan, pansamantala siguro sa masusunod na mga araw, yung mga ano na yan, tatanggalin ko na yan. Kasi bulok na kasi yan guys, yung mga kahoy na pinaglalagay ko dyan, na harang. So, magpapalit tayo dahil nakabili na nga po tayo ng kahoy para pangpalit dyan. Dahil harangan natin, dahil may mga bata na naglalaro sa baba, so baka mamaya makadisgrasya tayo, mahirap na. Ayan, so yan yung short video ko lang dito sa taas. And sana nagustuhan nyo at may na mga natutunan kayo, tips kung paano mag-maximize or mag-arrange ng ating rooftop garden, dahil rooftop garden lamang po tayo. Limitado lamang po yung ating space. So, katulad po nito. Ayan. So, ang space po ng aming third floor, ayan na lamang po yung aming labahan dyan. So, goods lang yan. Importante may mga magagandang space or pwesto ang aking mga halaman. So, ayan. O, diba? So, sa mga susunod na araw, magtatanim na tayo ng mga kagulayan dyan. Okay. So, guys, that's it for today's video. At sana nagustuhan at may mga natutunan po kayo sa aking mga video. Okay, so see you sa next video. Bye! Happy planting!